mayroon pang natitirang lagka. Ngayon, dahil ulan ng ulan, parang bulok na siya. Ngayon atin ang kukunin, mga katulad. Samahan niyo ako. Atin na Kevin. Kaya ko kaya bumakyat? Madulas. Madulas. Hindi ka pala abot. Hindi ko, nakagito ko. Tapos pa siya. Pagpag hindi muna napit. Good morning, mga kalula. Tayo ay magbibiyak ng ano, ng langka. Ito yung isang piraso na natira sa puno. Naabutan ng ulan. Ayan. Atin titingnan kung hindi ba ito tumabang dahil naabutan ng ulan. Ayan. Itong nag-iisang natira sa puno, abutan siya ng habagat. Mamaya atin itong tikman kung tumabang ba yung ano, ang ating langka na naulanan. Malit na yung bagyo. Napunta na sa Taiwan. Ang Taiwan naman ngayon ang ano, binabaha. Nung ano pa yan? Kahapon pa. Ang kapal ng ano, ng laman. Yan yung mga nabahaan. Siguro nagbalik na sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Buti nga umaraw na. Kasi kawawa naman yung mga nabahaan. Kawawa naman sila. Buti lumabas na yung araw. Kasi kung hindi pa siya umaraw, eh magpapasukan na yung kanilang lugar na mga eskwelahan na kanilang mga ginamit ng mga nabahaan. Kailangan na sa, siguro sa Lunes ay ano na, okay na ang lahat. Mag-umpisa na ang klase ng mga ano, nasa public. Nakakaawa naman yung mga nababahaan na yan. Kasi nung araw, mga kalula, naalala ko yung buhay ko nung araw. Yung mga dinanas din ng mga nababahaan ay dinanas ko rin, mga kalula. Pag umuulan, mga kalula, bumabagyo. Pag nakikita ko yung mga lugar na binabaha, naalala ko rin nung araw yung buhay ko. Nung maliliit pa yung mga anak ko. Naalala ko sila. Naalala ko yung buhay ko nung araw. Kasi dinanas ko din, mga kalula, yung ano, nabahaan nung araw. Kasi mga anak ko noon, ano pa lang, 3 buwan pa lang yung bunso ko. 3 buwan pa lang. Sadyang sobrang napakalungkot din ng pinagdaanan ko nung araw. Kasi asawa ko kasi napakawalang kwenta. Yung ama ng mga anak ko, napakawalang kwentang tatay niyan. Kaya niyang tiisin ang
pamilya niya, mga anak niya. Kasi may bisyo kasi, hindi niyo na itatanong mga kalula. May bisyo kasi yung asawa ko, yung unang asawa ko. May bisyo siya. Wala nang inisip kundi barkada at kasugal. Hindi ko nga malaman kung bakit merong ganong klaseng tao na kayang ipagpalit ang bisyo kaysa mga anak niya. Kaya pag na bumabagyo, na nakikita ko na nagkakagulo na binabaha yung lugar, yung isang pamilya. Naalala ko yung nung araw na kami lang ng mga anak ko, yung mga anak ko na maliliit pa. Dinanas ko din po yan, mga kalula. Kaya nakakaawa. Nakakaawa yung mga binabahaan. Dinadas ko din yung mga dinadanas nila. Kaya kung ako lang siguro ay talagang mayaman na mayaman, talagang tutulong ako sa kanila. Kasi naaalala ko yung buhay ko nung sa mga binabahaan. Nagkataon pa noon na kasi ang mga baby masilan. Ang bunso ko noon ay nasa tatlong buwan ba, hindi ko na maalala. Tatlong buwan o nasa limang buwan. Biruin mo mga kalula. Kasi bumukod kami. Bumukod ako. Doon ako dati nakatira sa biyanan ko, sa may kawayan. Ngayon, bumukod ako dahil sa baka sakaling pag nakabukod, magbago yung asawa ko. Kaya bumukod kami. Bandang may kawayan pa rin. Bandang Maridaw. Ang aming tinirhan, mabuti na lang up and down. Ngayon, yung baba ay puro tubig na. Tapos maliliit pa yung mga anak ko. Tapos may sanggol pa ako. Nasa, hindi ko lang matandaan, tatlong buwan ba siya o limang buwan? Ngayon mga kalula, nagsukatai siya. Kaya sobrang, hindi, siyempre medyo bata pa ako nun. Natataranta ako kung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi nag-iisa lang ako. Di, talagang naglakas loob ako kahit na ang tubig napakataas hanggang lagpas baywang ko. Ang ginawa ko sa dalawang anak ko, kasi medyo malalaki naman na sila, nakakaintindi na, siguro nasa sila, 10 taon, yung panganay ko, tapos yung pangalawa ko naman, nasa 9 years old. Sabi ko, kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng bahay. Kasi ang kapatid nyo, dadaling ko ng sa bayan, sa ospital. Doon malapit sa aking biyanan. Kasi doon nakatira yung aking biyanan. Yung napakawalang kwenta kong asawa, wala. Dahil sarili nga lang ang iniisip niya. Ngayon, iniwanan ko yung aking mga anak, kahit na mga bata pa sila. Sabi ko, wag na wag kayong bababa ng bahay, kasi baha, wag kayong lalabas. Ang ginawa ko dun sa anak kong bunso, binalot ko siya ng mabuti, tapos kumot, tapos binalutan ko pa siya ng plastic. Ngayon, dahil baha nga hanggang kalsada, inano ko siya, naghintay ako na kung mayroong dadaan, na kung kahit anong sasakyan pa siya, sasakay ako, papakiusapan ko, mabuti na lang may dumaan na yung libre sakay sa yung basura. Yung nag-ano ng basura, yung sa libreng sakay sa
mga barangay o sa munisipyo. Sumakay po ako mga kalula. Talagang ang anak ko dahil nagsukatae ay aking itong dinala sa hospital. Ayun, bago ko dinala sa hospital, dumaan ako dun sa biyanan ko kasi nabubuhay pa yung biyanan ko noon. Ayun, kasama ako sa biyanan ko. Ayun, mabuti naman kasi na sinamahan ako at ayun. Dinextrosan yung anak ko noon kasi na sobrang ano na nag ano na siya, nanlalataan na yung aking anak na bunso noon, sanggol pa siya. Kawawa naman. Kaya sa mga ina kasi, hindi mo talaga matitiis na ang anak mo ay pabayaan mo. Kahit anong sa una pa na mga nagdaan, kahit anong pagsubok pa yan, na binaha ka o sobrang taas ng baha, talagang lulusungin mo yan. Kasi ang anak mo eh, buhay na ng anak mo ang nakataya doon. Kaya ayun, mabuti naman na ano, na lunasan yung anak ko. Tapos yung bayaw ko, na lagi din nakagabay sa amin, yung bayaw kong bakla noon. Wala na yung bakla noon, bayaw ko na yun, patay. Siya yung laging nakagabay sa amin noon. Pag yung kanyang kapatid ay ano, napakawalang kwenta, pinababayaan lang kami. Kaya kawawa yung mga mabubuting ina, tapos nagkaroon ng asawa na walang kwenta. Nahahambing ko yung buhay ko nung araw kasi dinanas ko din yung hirap nung araw talaga. Kaya nung medyo malalaki na yung mga anak ko, talagang nagsikap na ako. Lahat ng trabaho ay pinasok ko. Ayan. Yun na nga ang ano, pabuti naman. Medyo sinerte ng buhay. Kaya nung ako lang yung nagpaaral sa mga anak ko. Mula nung nag-grade 1 hanggang sa nag-college sila. Ako lang yung gumabay talaga sa mga anak ko hanggang sa nakatapos sila. Ngayon, nagkaroon na sila ng pamilya. Isa na lang yung wala. Nasa kanila na yan kung pagbubutihin nila ang kanilang buhay, kinabukasan. Yan. Kaya, ang mga ano, mga magulang, kung hindi ka man sunerte sa ano mo, una mo, ayun, nag-try ako na mag-ano uli ng pangalawa. Pero naging okay naman. Kaya ano, ang mga anak natin, hindi nila kasalanan na magkaroon sila ng magulang na ganyan. Pag nagkaroon ka ng asawa na walang hiya at makasarili, ikaw na nanay, mag-isip ka para sa ikagaganda ng mga anak mo. Hindi nila kasalanan na mabuhay sila, nagkaroon sila ng magulang na ganyan. Kaya, sa awa ng Panginoon, ito ako ngayon. Ito ang buhay ko ngayon. Dahil sa pagsisikap ko, napag-aral ko sila, ito na ako ngayon. Kaya salamat sa gabay ng ating buong may kapal. Kasi pag tayo ay sinubukan talaga ng mga ganong problema, huwag ka lang susuko, tuloy lang ang buhay. Kasi nakikita kasi ng Panginoon yan. Kaya sa mga bago pa lang mag-asawa, pag meron kayong mga pagsubukan, tuloy lang ang buhay. Huwag lang porque ay ang asawa mo ay walang kwenta, tapos yung mga anak mo, pababayaan mo na. Gagawa ka rin, gaganti ka rin, gagawa ka rin ng hindi maganda. Ang kawawa dyan yung mga anak nyo. Kaya tuloy lang ang buhay. Hayaan nyo lang sila. Hanggang kaya nung medyo lumaki-laki na yung mga anak ko,
malalaki na, yun, nakakatuwang ko na sila sa buhay. Tuloy-tuloy lang buhay, nag-aanak buhay. Kaya, ito na ako ngayon. Medyo nakakaraos na ng konti. Ayan, natapos na rin yung aking pagbalat ng langka. Natapos na rin yung pagbalat ko ng langka. Kunti lang yung aking nakuha. Oh. Kunti lang yung aking nakuha. Kasi medyo bulok na yung kabila. Dahil naabutan na nga ng ulan. Naabutan na ng ulan. Dahil nag-iisa na lang yan. Naabutan ng ulan. Ito lang yung aking nakuha. At hanggang dito na lang po ang video ni Lola. Thank you po. Thank you po sa mga sumusuporta kay Lola at mga nanonood kay Lola. Salamat po sa inyo. Kung mayroon mga problema, tuloy-tuloy lang po ang buhay. Huwag makakalimot sa kanya. Yun po ang importante. Wala pong ibang magagabay sa atin kung hindi lang po talaga siya. Siya lang po talaga. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Thank you for watching. Bye!